kayo. So bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Okay, Angel. Let's pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito na binibigyan sa amin. Pagpalain mo kami. Amen. Amen. Okay. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon, Sir Mark. Okay. Kulhatin mo po. Okay. So, bago tayo magsimula, so, let's check ko muna yung attendance ngayon. So, may lumiban na sa klase? Wala. Oh, okay. So, let's clap our hands. Wala lumiban. Okay. So, bago tayo patuloy sa ating tatalakay ngayon, nais ko munang malaman nyo ang ating mga panuluntunan dito sa Silid Aralan. Silid Aralan. So, ito yung ating mga panuluntunan. So, okay? So, Silid Aralan na to. So, nais kong nais ko kayong magsuot ng complete uniform. So, kapag kayo'y pumasok sa aralan, sa ating Silid Aralan, nais kong nakasuot kayo ng complete uniform. Then, you should use courteous expression. So, dapat magsalita kayo ng po at opo sa mga nakatanda nyo, or good morning mom, good morning sir, magandang araw po, magandang umaga. So, you should observe silence. So, dapat tahimik, lalo na kapag nag-discuss ako sa ating topic. So, then, keep the room clean and orderly. So, nais ko, nasa silid-aralan natin is malinis, dapat naka-orderly yung mga upuan, na mesa. Intindihan niyo ba? Yes, opo, sir. Okay. So, yung pang-anin na panunutunan natin sa silid-aralan is be responsible with your stuff. So, dapat maging responsible kayo sa mga gamit ninyo. So, bago umalis, so dapat check nyo muna yung mga gamit nyo. Then, avoid playing inside the room. So, hindi ko pinahintulutan na maglaro kayo sa silid-aralan natin. Dahil alam nyo naman, meron tayong mga gagamitan dito. So, masira to. So, ano na lang. So, dapat, meron naman tayong oras na maglaro tayo. So, that time lang tayo maglaro, ha? So, then, participate in the class discussion. So, sa tuwing mag-discuss ako sa mga topic natin, nais kung kayo ay nais ko kayong dapat, you should participate. Okay. So, then, ask permission when you go out. So, dapat, kung meron kayong gusto nyo mag-CR or anak, so, you should raise, pataas nyo lang yung kanang kamay nyo, tapos say permission, ma'am, lalabas po ako, sir, ganyan. Then, lastly is, pangulihan natin yung panuntunan is, respect individual's beliefs. So, lahat kasi tayo dito, iba-iba yung pinanggalingan natin na dapat. So, dapat we should respect each other. Okay? So, meron ba akong binigay sa inyong takdang aralin kahapon? Meron. Okay, sige. Ipasa nyo lang dito sa harapan. So, ako na lang ang mag-check niyan para makapusin na ito ang next topic. Okay. So, bago tayo magpatuloy sa ating tatalakay na yon, meron akong ipapakita sa inyo na video. Okay. So, nais ko kayong tumingin dito. So, dahil ito ay mayroong meron tayong tungkol din to sa meron din tong sa topic natin ngayon. So tingnan niyo. So short rin siya. Okay. So yun. So base sa ipinakita ko sa inyo na video, so ano ang nakita niyo doon? Mga bata. Okay. Ang nakita nyo doon is mga bata. So, ano ang ginagawa ng mga bata? Nagpapadulas. Okay. Nagpapadulas. Nagpapadulas. Okay. Saan ang mga bata? Sa palaruan. Okay. Ang mga bata ay nasa palaruan. So, ilarawan nyo ang mga batang nagpapadulas palaruan. Ano sila?
Ano yung ginagawa nila? Masaya sila. Okay, masaya sila. So, ang mga bata ay masaya. So, okay. Sa ano nakita niyo sa video? Mga bata. Mga bata. So, saan ang mga bata? Sa? Palaruan. Okay, sa palaruan. So, ano ang ginagawa ng mga bata? Nagpapadulas. Okay, nagpapadulas. So, ilarawan niyo kung ano ang mga... Larawan niyo ang mga bata na nagpapadulas sa palaruan. Masaya. Okay, masaya. So, ang video nakita ko sa inyo is meron din, naging bahagi din yun ng ating topic ko ngayon sa ating talakayin ngayon. Okay, so, base sa nakita ninyong video, yung pinakita ko sa inyong video at sa mga salita na inilagay natin dito, sa tingin kaya ninyo, ano kaya ang ating tatalakayin ngayon? Base sa mga sa video na nakita ko sa inyo at sa mga ginawa natin dito. Okay, Angel? Ikaw, Angel. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pangungusap. Okay. Ang tatalakayin natin tama. So, let's clap, Angel. Okay. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pangungusap. So, ito ang ating tatalakayin ngayon. Tungkol sa pangungusap. So, ano nga ba ang pangungusap? So, in your own words or opinion, so ano kaya sa inyo ang pangungusap? Okay, wala ba? Okay, so ito ang ibig sabihin ng pangungusap. Okay, okay, basa. Ang pangungusap ay? Ay, ito ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa at kaisipan. Ito ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa wastong bantas. Okay. So, ang pangungusap ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa at kaisipan. So, ito ay nagsimula sa malaking letra at nagtatapos sa wastong bantas. So, ang pangungusap is, ito yung nagsisimula sa malaking letra. So, base sa ating pinakita ko yung kaninang video at saka sa mga ginawa natin ito, so, ano kaya ang mabubuo nating pangungusap base sa video na pinakita sa inyo at dito? So, di ba, ano nga yung ginawa ng mga bata? Sila ay, ano nakita yung video? Mga bata. Mga bata, tama. So, ano ang asan ng mga bata? Sa? Palaruan. Magaling, sa palaruan. So, ano ang ginagawa ng mga bata sa palaruan? Nagpapadulas. Tama, nagpapadulas. So, ilarawan nga ang mga bata na nagpapadulas sa palaruan, sila ay? Masaya. Magaling, sila ay masaya. So, ang nabubuo nating pangungusap sa salitang ito ay? Okay, basa. Ang mga bata ay masayang nagpapadulas sa palaruan. Okay. Ang mga bata ay masayang nagpapadulas sa palaruan. So, yan ang ating nagawang pangungusap base sa video na nakita ko sa inyo. So, alam nyo ba na merong dalawang bahagi ng pangungusap? Ito ang dalawang bahagi ng pangungusap. So, ang pangungusap ay may dalawang bahagi. Ito ay ang simuno at panagawi. So, ang simuno, so ano bang ibig sabihin ng simuno? So, ito. Ito ang ibig sabihin ng simuno. So, ang simuno, basta? Ito ang pinag-usapan o pag-usapan ng pangungusap. Okay. Ang simuno, ito ang pinag-usapan o paksa ng pangungusap. So, kung sa English, ito ay yung topic. So, ang ikalawa namang bahagi ng pangungusap ay panaguri. So, ano nga ba ang panaguri? So, ang panaguri ay, basa. Ay ang bahagi magsasabi tungkol sa simuno. Okay. Ang panaguri ay ang bahaging nagsasabi tungkol sa simuno. Okay. So, yun nga. Ito ang dalawang bahagi ng pangungusap. So, ito'y papaliwanag ko na maayos. So, ito. Ang simuno
Basa. Nakikita sa pamamagitan ng panandang sinya at ang mga maaari rin itong maging pangpalit. Okay, so ang si Muno ay nakikita sa pamamagitan ng panandang si sina at ang mga. So gaya nito, so sa tingin niyo dito sa mga, dito sa nagawa nating pangusap, alin kaya dito? Basta-basta ulit. Ang mga bata ay masayang nagpapagulat sa palaruan. Okay, di ba? Sa as what you observe here, so ano ang simuno? Ito ay may panandang si, sina, at ang mga. So dito, ano nakita yung panandang? Bata. Ano nakita yung panandang? Ang mga. Ang mga, okay. So, sa tingin nyo, sa pangungusap na ito, alin kaya ang simuno? Bata. Alin ang bata. Okay. Tama. Ang simuno, okay, very good. Okay. Tama. So, ang simuno dito ay ang mga bata. So, yan ang simuno or paksa ng pangungusap. So dito naman, ang panaguri, okay, basa, ano naman ang panaguri? Kapag ito ay sumusunod sa simuno, at matatagpuan sa hulihan ng pangungusap, pinangunahan ito ng panandang ay. So kapag ang simuno, kasunod dito ay ang panandang ay, o ang yan ang, so kasi simuno. So after sa simuno is yung panaguri. So kung makita kayong panandang ay, so iyan ay ang panaguri. So, okay? So, basahin natin ulit dito. Ang mga bata ay masayang nagpagulat sa palaruan. So, ano nga yung simuno? Ang mga bata. Oh, so, ano nakita yung panandang dapat dito? Ay. Okay, ay. So, ano ba ang ay? Yan ay? Panaguri. So, ang ating panaguri ay ang? Masayang nagpapadulas sa palaruan. Okay. Ang panaguri ay masayang nagpapadulas sa palaruan. So, ang ating simuno ay ang mga bata. At ano ang ginagawa nila? Sila ay masayang nagpapadulas sa palaruan. So, ito ang ating simuno, ang mga bata. Tapos, ang ating panaguri ay ang masayang nagpapadulas sa palaruan. So, ito ang ating panaguri. Oh, okay. So, ngayon alam niyo na ang dalawang bahagi ng pangungusap. So, sabay natin gawin ito. Okay. Meron akong ibibigay sa inyo. Tapos, tanggalin ko muna ito, ha. Tanggalin ko muna ito. Wait lang, tanggalin ko muna ito. So ngayon alam niyo na ang dalawang bahagi ng pangungusap. Isabay naman natin itong gawin ito. So, kailangan ko ng mga bata na magsasagot ito. Okay? Ikaw muna, ha? Okay. So, meron akong ibibigay sa inyo ito. So, sagutin natin ito, ha? Okay. Ito. So, ang nakasulat dito is sa lungguhitan ang simuno sa bawat pangungusap. So, meron ditong limang halimbawa at ang gagawin nyo lang is sa lungguhitan ninyo ang simuno. Then, alamin na. Wait lang. Tika muna. Okay. So, kailangan ko ng mga mag-volunteer para sumagot ito. Okay. Teacher. Okay. Ikaw. Ali. So, sa lungguhitan ang simuno sa bawat pangungusap. So, basahin mo muna. Okay, basahin mo muna. Kami ay nilalakad papunta sa simbahan. Oh, kami ay nilalakad papunta sa simbahan. Ano ang simuno dyan? Kami. Okay, sa lungguhitan mo. Okay. Oh.
Okay, another. Okay. Teacher. Okay, Rin. Rin. Sige, basahin mo muna. Okay. Si nanay ay pupunta sa palintik mamaya. O, ano ang simunod saan? Si nanay. Okay, basta lang gulitan mo. Okay. Okay. Bibiki. Ali. Ali, come here. Okay. Ali. Sige, basahin mo muna. Sina Jade at Ken naglalaro ng basketball sa parke. So, aling dyan ang kimono? Sina Jade. Okay, naruhitan mo. Okay. Okay, Pib-Pib. Ito naman. So, basahin mo muna. Dapat nating igalang ang ating bandila. So, aling dyan ang kimono? Ang ating bandila. Okay, naruhitan mo. Okay. Salamat. So, ang panglima is nagsusulat sa pisara si Binibining Iba. So, sa tingin nyo, alin kaya dito ang kimono? Binibining Iba. So, check natin ang yung sagot ninyo. So, talangguhitan ang kimono. So, kami ay naglalakad pupunta sa simbahan. Okay. Check. So, check the angel. Okay, let's clap. Okay. Si nanay ay pupunta sa palengke mamaya. Si nanay, tama ba sagot ni Ray? Tama po, sir. Okay, tama. Okay, number 3. Pangatlo, si Jade at Ken ay naglalaro sa basketball, ng basketball sa party. So, tama ba ang sagot ni BBK? Sina Jade at Ken? Tama. Okay, tama. So, pang-apat, dapat natin igalang ang ating bandila. Tama ba ang sagot ni Pimpim? Tama. Okay. Ang simono ay ang at okay, ating bandila. So, nagsusulat sa pisara sa Binibining Iba. So, Binibining Iba ang ating simono. Okay. So, sa pangusap na aking binigay sa inyo na halimbawa, so, ang mga simono sa pangusap ito ay kami, si Nanay, sina Jane at Ken, at ang ating bandila at si Binibining Iba. So, ang mga panandang nakita natin ay kami, si, sina, ang, at si. So, yan. Kapag nakita nyo yan sa isang pangusap, ang mga panandang yan, yan ay ang simuno. Okay, ngayon naman, is, magbibigay naman ako sa inyo ng halimbawa, eh, so, kailangan ko ng mga mag-aaral ko so, mga bata na sumagot ito. Okay. So, ito ay salungguhitan ang panaguri sa bawat pangusap. Kung dito, simuno ang salungguhitan nyo, dito naman is yung panaguri. Okay. Basahin mo muna natin. Mabango ang mga bulaklak sa florera. Muna ang number 1. Binigyan ng magandang damit si Aya. Pangatlo, si Lulu ay sasama sa atin sa luneta. Pang-apat, mabuti para sa katawan ang pagkain ng prutas at gulay. Pang-lima, tumawa ng malakas si Bunso. Okay. So dito, sa sarungguhitan nyo ang panaguri. Okay? Ray, ito naman. Okay. Basahin mo muna. Mabango ang mga bulaklak sa florera. Okay, ano? Saan dyan ang panaguri? Mabango. Okay, mabango. Okay, talagitan mo. Okay, another. Okay. Binigyan ng magandang damit si Aya. Saan dyan ang panaguri? Binigyan ng magandang damit. Okay. Binigyan ng magandang damit. Okay, BBK. Okay naman. Okay. I-check ha. Okay. Basahin mo muna. Lulu ay sasama sa atin sa luneta. O, alin dyan ang panaguri? Ay sasama sa luneta. Okay. Sige. Basahin mo muna. Mabuti para sa katawan ang pagkain. Alin dyan ang panaguri? Mabuti para sa katawan. Okay. Talunggitan mo. Okay.
So, ang panglima, tumawa ng malakas si Bunso. Alin, tingin nyo, alin dito ang panaguri? Tumawa ng malakas. Okay, tumawa ng malakas. Okay, check natin yung ginawa nyo. So, mabango ang mga bulaklak sa florera. So, ang sinasabihan ni Ray is mabango. So, tingin nyo, tama ba ang sagot ni Ray? Tama! Okay, tama! So, ang kanyang panaguri na sinasabihan is mabango. Okay, kay Angel naman, binigyan ng magandang damit ang kanyang sinanunggitan ng panaguri. Tama ba? Tama! Okay, tama! Si Lola ay sama sa atin sa luneta. Ay sama sa atin sa luneta ang sinanunggitan ni BBK. Tama ba? Tama! Okay, tama! Magaling! So, pang-apat kay Pipib. Mabuti para sa katawan ang kanyang sinanunggitan niya sa panaguri. Tama ba ang kanyang sagot? Tama! Okay, magaling! So, panglima, tumawa ng malakas si Bunso. So, halata naman, di ba? Diba yun? Ito yun ang panaguri. Okay. So, ngayon, dahil alam niyo na ang dalawang bahagi ng pangungusap, ngayon is magbigay ako sa inyo ng aktibidad. So, para naman, mas matutunan pa natin or para naman malaman nyo kung alin ang simuno at panaguri. So, dito sa... So, ang gagawin nyo lang dito is... Dito yung aktibidad na ibibigay ko sa inyo. Okay. So, ito. So, ang gagawin nyo lang dito is... kailangan ay dapat ay... mag-grouping stuff, pero... Ano lang siya. So, by table na lang. So, ang first table, ang unang... kanyang table is mong group 1. Ang pangalawa is ang group 2. Okay? So, ang gagawin nila dito is bilugan ang simuno at sarungguhitan ang panaguri. So, ang group 1, ang gagawin nyo dito is bilugan sa limang halimbawa is hanapin nyo or tukuyin nyo ang simuno at sarung at bilugan nyo. Habang sa group 2 naman, ang gagawin nyo is sarungguhitan nyo kung saan dito ang panaguri. Okay. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutan ang ating aktibidad. Okay. Ano kayo? Tapan mo. Ipip. Lukuban mo. Okay. Okay. Okay? So, tapos na ba? Tapos na, teacher. Okay, tapos na. Okay, group 1. Sige, pumunta kayo dito sa harapan. Tapos, bilugan nyo ang... bilugan nyo ang simuno. So, bago yan... Okay, ito yung pinupan. So, bago yan, basahin nyo muna. Tapos... Basahin nyo muna to. Okay, number 1. Si Mia ay mabait na kapatid. Okay, saan dyan natin nyo? Anong sagot nyo? Si Mia. Uy, ano? Lugan. Lugan. Okay. Okay. Tumahol ng malakas ang aso. Okay, ang aso. Okay, number 3. Anong yung sagot niyo? Sinagito at Alice. Oh. Ay tumulong sa mga gawaing bahay. Oh, diyan ang sagot niyo. Simuno. Okay. Pang-apat. Umakyat sa pulo ng mangga. Okay. Si Mira. Okay, panglima. Ang mga bata ay naliligo sa ilog.
Ano ang tibunod dyan? Okay. So, sa group to naman, so alin dyan ang sagot? So, alin dyan ang panaguri? Okay, talunggitan mo. Atin. Talunggitan ka na. Okay. Atan dyan, number 2. Tumakaw ng malakas, atan dyan ang panaguri. Okay, bagiti lang. Okay, number 3. Pangatlo. Sina Kiko at Alice ay tumulong sa mga gawaing bahay. Okay. Pang-4. Umakyat sa puno ng mangga si Mira. Saan dyan ang? Okay. Basahin mo. Pang-5. Basahin mo. Okay. Ending it. Okay. Okay. Thank you. So please be seated. So, upo ka na. Yes. Okay. So, mahusay. Okay. So, ngayon. So, atong chikan ang yung ginawang aktibidad. So, sa group 1 is, ang gagawin nila is, hanapin nila o tukuyin nila ang simono. So, si Mea ay mabait na kapatid. So, sinunugan nila ang si Mea. Okay. Check. Okay, check. So, pangalawa, tumakor ng malakas ang aso. So, binilugan nila ang aso. Okay, check. So, pangatlo, sina Kiko at Alice ay tumulong sa mga gawaing bahay. So, binilugan nila ang sina Kiko at Alice. So, tama ba ang answer nila? Tama. Okay, tama. Sina Kiko at Alice ang simulo sa pangungusap. So, umakyat sa puno ng mangga si Mera. So, ang binilugan nila ay si Mera. Tama ba? Tama. Okay, tama si Mera. So, pang-5, ang mga bata ay nanligo sa ilog. So, binilugan nila ang mga bata. Tama ba ang sagot nila? Tama. Okay, tama. So, let's clap. Okay. So, tama yung mga sagot nyo. Sige, palakpakan natin yung mga sarili. Okay. So, magaling. So, ngayon, alam nyo na ang dalawang bahagi ng pangungusap at alam nyo na rin kung saan sa pangungusap ang simuno at panaguri. So ngayon, babalikan natin yung dinalakay natin. So, ano ngayon dinalakay natin ngayon? Ano ngayon? Pangungusap. Tayo ka. Pangungusap. Okay. Tungkol sa pangungusap. So, ano nga ang ibig sabihin ng pangungusap? Okay. Angel. Ano nga ibig sabihin ng pangungusap? Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa at kaisipan. Okay. Another, one. Iba na mga sagot. Okay, Ray. Ang pangungusap, ito ay nagsimula sa malaking litra at nagtatapos sa wastong pantas. Okay. Ang simuno ay ang pangungusap is nagsisimula sa malaking litra at nagtatapos sa wastong pantas. So, may dalawang bahagi ng pangungusap. Ano nga yung dalawang bahagi ng pangungusap? Ito ay? Simuno at panaguri. Simuno at? Panaguri. Okay, simuno at panaguri. Okay, ano nga ang ibig sabihin ng simuno? Okay, Angel? Ang simuno ay paksa ng pangungusap. Okay, paksa ng pangungusap. Okay, ano naman yung panaguri, Ray? Ang panaguri ay nagsasabi tungkol sa paksa. Okay. So, alamin na kung ano ang tinakay natin ngayon. Ito ay pangungusap. At alamin na rin kung ano ang dalawang bahagi ng pangungusap. Ito ay ang simuno at panaguri. So, ngayon alamin na kung paan din sa pangungusap ang simuno at panaguri. Ngayon, alam ko naman na magaling na kayo dahil nasagutan niyo ang ating ginawang aktibidad ngayon. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng pagsusulit. So, alam kong kaya niyo itong sagutan dahil nakasiguro ako na magaling na kayo. So, ito yung pagsusulit natin. So, okay. So, sagutan niyo ito sa inyong
sa isang pirasong papel. So, ang gagawin nyo lang dito ay is bilugan ang simuno at salungguhitan ang panaguri. So, gaya ng ginawa natin dito sa aktibidad na binigay ko sa inyo, so, ang gagawin nyo lang is bilugan nyo rin ang simuno at salungguhitan ang panaguri. So, may limang halimbawa dito. Una, ang mga lobo ay makukulay. Pangalawa, masayang nag-ilahok sa paligsahan sina ate at kuya. Number pangatlo, nagluluto ng masarap na ulam si nanay. So, pang-apat, magaling sumayaw si Altea. So, pang-lima, si Mang Pepe ay tumulong sa paglilinis ng kanilang bayan. So, ang gagawin nyo na dito is bilugan yung simuno at salungguhitan ang panaguri. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto na sagutan ito. So, okay? So, alam kong kaya niyang sagutan yan dahil na, tama na yung sagot ko dito lahat, oh. So, alam kong kaya niyang itong sagutan. So, sabihin niyo lang ha kung tapos na kayo. So, binugan niyo ang simuno at salungguhitan niyo ang panaguri. So, kaya yun yung sagutan yun dahil alam kong nakikinig kayo sa aking leksyon ngayon. So, sabihin nyo lang kung tapos na kayo ha. Okay, tapos na ba kayo? Tapos na po. Okay. So, sige, exchange the paper with your setmate. So, yung palit na kayo, tapos, so, sagutan natin. So, sagutan natin ha, ang inyong sagot kung tama ba. So, bilugan ang simuno at salungguhitan ang panaguri. So, sa tingin nyo, alin kaya ay? So, una, ang mga lobo ay makukulay. So, alin dito ang simuno? Ang mga lobo. Okay. Ang mga lobo ang simuno. Okay. E-checkan nyo dyan. Check nyo. So, alin dito ang panaguri? Ay makukulay. Ay makukulay. So, salungguhitan. Okay. Pangalawa. Masayang nakilahok. Basa-basa. Masayang nakilahok sa paligsahan sina ate at kuya. So, alin dito ang simuno? Sina ate at kuya. Okay. Sina ate at kuya. So, alin naman dito ang panaguri? Masayang nakilahok sa paligsahan. Okay. Tama. Masayang nakilahok sa paligsahan. Okay, pangatlo. Basta. Nagluluto na masarap na ulam si nanay. Okay, so, alin dito ang simuno? Si nanay. Okay. Si nanay. So, alin naman dito ang panaguri? Nagluto ng masarap na ulam. Nagluto ng masarap na ulam. So, pang-apat. Magaling sumayaw si Altea. So, alin dito ang simuno? Si Altea. Okay. Si Altea. So, checkan nyo. Check. Magaling sumayaw. Ano dito ang panaguri? Magaling sumayaw. Okay, magaling sumayaw. So, panglima. Si Mang Pipi, basa. Si Mang Pipi ay tumulong sa paglilinis ng kanilang bayan. So, alin dito ang simuno? Si Mang Pipi. Si Mang Pipi. Okay, ang panaguri naman ay tumulong sa paglilinis ng kanilang bayan. Ay tumulong sa paglinis ng kanilang bayan. Okay. So, who got the perfect score? So, nakuha ng perfect. Okay. Okay. So, okay, pass. I-pass dito sa harapan. Okay, pass dito sa harapan. Okay. So, okay. So, basahin ko ha kung sino yung nakakuha ng mataas na grado. Okay, Angel. So, she got a perfect score. Okay, 10 over 10. Okay, si Ray naman. Okay.
Si Ray naman is nakakuha din siya. Okay. Okay, clap. Okay. Pagpapalat yung sarili natin. Okay. Just clap. Okay. So, si Pib-Pib naman. Okay. Tama din lahat ng sagot niya. Okay. So, pakpak. Okay. So, si Bibiki naman. Tama naman lahat. Tama lahat. Okay. Perfect. Okay. So, let's clap ourselves. Everyone, sige. So, palakpakan natin sarili natin. Okay, so nakita ko so nakikinig talaga kayo sa ating tinalakay natin ngayon. So, ngayon so, sa panguli nating pagkatapos na so, ito ang inyong takdang aralin sa araw ito. So, pwede kayong magpatulong sa atin ninyo, kuya, nanay, tatay. So, Pwede kayong magpatulong sa kanila sa inyong takdang aralin. So, ito yung takdang aralin nyo. So, tingnan nyo muna. So, okay. Ano yung takdang aralin nyo is, ano-ano ang mga uri ng pangungusap. So, ito yung next topic natin. So, tapos nating discuss yung pangungusap at yung dalawang bahagi ng pangungusap. So, ngayon naman is, gusto kong hanapin i-search ninyo kung ano yung uri ng pangungusap. So, pwede kayong makatulong sa ano, basahin niyo ulit. Ano-ano ang mga uri ng pangungusap? Okay, so sige, yung okay, so isulat niyo sa kwaderno niyo yung takdang aralin. Okay, magsulat ka. Okay. So, magpatulong kayo sa atin niyo. Pwede kayong magpatulong sa atin niyo, kuya, kay nanay, tatay. So, sabihin nyo lang ha, kung tapos na kayong magsulat sa takdang aralin natin. So, sana, marami kayong natutunan ngayon. Tapos na ba? Tapos na po, teacher. Okay. So, sige. Dahil tapos na kayong magsulat sa takdang aralin ninyo. So, bago tayo magpaalam, okay, linisin muna natin yung literatan natin. So, pulutin nyo yung mga basura. Tapos, itapo nyo sa tamang lalagyan. Okay, so itapon niyo muna. Itapon. Basurahan natin. Itapon niyo muna. Okay. Okay, so ayusin niyo yung chair niyo, yung kuha natin. So ayun, di ba? Sabi ko yung panuntunan natin is before leaving, dapat malinis yung sinidala natin. Okay. Sino itong mga gamit na to? Yan. Okay. Okay. So, paalam mga bata? Paalam na po, Ginoong Mark. Okay. Sige, pwede na kayong umuwi.